Pandak, pangit, walang alam, salot, walang ambag sa lipunan. Ang mga katagang naririnig ko na tila ba musiko sa radyo ang paulit-ulit kong naririnig. Ang araw-araw na didinig sa aking tenga, sa umaga, pagpasok at paglabas sa eskwela. Wala na silang nakitang tama sa lahat ng aking mga ginawa, mapamaliman o tama. Salitang pagod, yun ang paulit-ulit kong nararanasan pagdating sa eskwelahan. Mga pangungudya, pananakit, na paulit-ulit ang sakit. Oo, sakit. Sakit na patuloy na nararanasan ko sa kapwa tao ko. Minsan, napapaisip na lang ako, okay pa ba ako? Ayos pa ba ako? Tama pa ba to? Tama pa ba to na hinahayaan kung gawin nila ang mga panlalait, pananakit? Kasi sa totoo lang, pagod na ako. Pagod na pagod na pagod na pagod na ako. Sabi ko sa sarili ko na, ahayaan ko na lang sila na paulit-ulit nilang gawin ito, na paulit-ulit nilang gawin ito sa akin hanggang manawa sila. Pero sa tuwing nakikita ko na ulit ang mga hakbang ng mga paa nila, mga boses nila, tila bang paparating din naman ang unos o bagyo sa buhay ko. Pinipilit ko magtumakbo papalayo sa kanila, pero ang dami nila, hindi ko kaya sila. Oo, sila. Hindi lang siya nag-iisa, madami sila. Pilit ko mang tumakbo papalayo sa gulo, pero tila bang hindi umaakma ang mundo. Hindi naman ulit ako makakadama ng tunay na pagmamahal na anaasang ko sa mga kaibigan ko. Eto na naman ulit ang sakit, ang hinagpis at galit sa puso ko dahil nasa harapan ko na ulit ang mga taong mapanakit. Oo na, alam kong pangit ako, walang alam, mangmang, walang ambag sa lipunan, pandak. Oo, tanggap ko na. Lumipas ang araw, pero katulad ng paglipas ng araw, ang pagdagdag ng sakit at lungkot dito sa puso ko at sa buong pagkatao ko. Minsan, naiisip ko na may Diyos pa ba ako? Kasi parang wala. Kasi ni presensya niya, walang-wala. Ang hirap magpanggap na maging masaya at ayos sa harap ng mga magulang mo, pero dapat kayanin kasi para na din sa akin, para na din sa atin. Sa apat na sulok ng aking kwarto, ito ang tanging mga sandata ko, iyak doon, iyak dito. Dahil siya lang naman ang talagang matatag. Sa apat na sulok ng aking kwarto, diyan ko nakita na ikaw lang din sa sarili mo ang tanging magpapahalaga. Sa lahat-lahat ng nangutya, ng lait, nanakit, ng maliit, tandaan nyo, pinatawad ko na kayo. Alam kong malito, pero ito ang nararapat na gawin ko. Para matapos na ang sakit na nararamdaman ko at kumawala na sa isang kadenang punong-puno na ng problema. Ngayon, masasabi ko nang malaya na ako sa pagkatali sa isang kadenang mahigpit.